Milyon-milyong pisong buwis ang hindi umano na kolekta sa ilang malalaking kumpanya sa lungsod ng San Juan ayon sa ulat ng Commission on Audit. Pero gayon ni dating Mayor Gia Gomez, hindi pa tapos ang koleksyon ng buwis, kaya pwede pang humabol sa pagbabayad ang mga kumpanya. Tinutukan niya ni Ian Cruz. Mayigit 736 million pesos daw ang hindi nakolektang buwis o under collection sa malalaking negosyo ng lungsod ng San Juan. Basa inilabas sa annual report ng Commission on Audit o COA. Sabi ng COA, walong malalaking negosyo o mano ang di nakolektahan ng karampatang buwis ng syudad. Nabiguro ang administrasyon ni Noy Mayor Gia Gomez na mabuksan ang books of accounts ng mga kumpanya para sa taong 2017 at 2018 kaya nagkaroon ng under collection. Nang ikumpara sa record ng Securities and Exchange Commission at sa naibayad sa lungsod, doon nakita ng COA ang umano'y pagkukulang sa mga nakolektang business tax. Ang bagong upong mayor na si Francis Zamora, hindi na raw nagulat sa natuklasan ng COA. Ating imbestiga na mabuti ito at hingi rin ako ng kopya ng COA report upang tayo'y mas ma-guide na mabuti para sa ating pag-imbestiga. Pero ang sagot naman ni dating Mayor Gia Gomez, hindi pa raw tapos ang fiscal year ng business tax collection. Businesses that are involved there, na sinasabi nila, are also our biggest taxpayers. And we of course give them a chance up to the end of the year to settle their taxes. Ayon kay Zamora, nagbitiw nitong Martes ang dating pinuno ng Business Permit and Licensing Office at magtatalaga na raw siya ng OIC upang masimula ng pagsisiyasat. We really have to investigate first. No? Then we will consult our legal department as to what action we will take. But definitely we have to ensure that efficient tax collection will be conducted in the city of San Juan. Tugon naman ang dating alkalde. Now if he says there are 700 million, dapat nga pasalamat siya sa akin, iniwan ko siyang 700 million. Now, it's really up to the mayor and his team to collect those taxes. Napuna rin ng COA ang 155 milyong pisong hindi nakolektang real property tax, kung saan 68 milyon ito o 44% ay mula sa barangay Green Hills, kung saan naroon ang subdivisions, condominiums at commercial establishments. Naitala rin ang 13.07 milyon na kakulangan sa koleksyon sa barangay Ermitaño, 9.2 milyon pesos sa Batis at 7.9 milyon pesos sa Little Baguio. Kaya may babala ang COA sa mga may-ari ng lupain sa lungsod na magbayad ng buwis dahil maaari itong ilitin ang syudad at ipasubasa sa iba. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.